type, ang ginagawa nila dito is nagpa NIPT ako, which is non-invasive prenatal test. Tama po ba? So, dito na detect yung mga chromosomal abnormalities ng baby, ayan, as early as, ayan, 10 weeks. Kasi di ba usually... Kasi pwede mo malaman yung dead din ba? Pati yung mga sakit-sakit. Kasi di ba usually po, pag hindi ka nagpapa-NIPT, paano mo malalaman yung abnormalities? Paglabas na. So, eto, nagpa-NIPT kami ni Keng para sa peace of mind din namin. Para ngayon pa lang nakikita na namin na kung okay pa si baby, ganyan. So, non-invasive, ibig sabihin, hindi siya, hindi pa sasaktan si baby, parang gano'n. So, kukuhaan lang ako ng dugo ni Ma'am Russell. Sobrang dali lang. Yun, kukuhaan lang ako ng dugo ni Ma'am Russell, tapos yun na. Tapos, bonus na lang dito yung parang malalaman namin yung gender. So, magkakaroon kami ng gender reveal! Importante talaga sa akin. Yun talaga, bonus na lang sa akin yung malaman ko yung gender. Pero ang pinaka-importante sa akin, kaya ako kinuha tong test na to, is para malaman ko kung meron bang chromosomal abnormalities, mga ganyan, meron bang mga deficiencies, chromosomal deficiencies, yun lang naman. So, let's go, ma'am. Ba't ikaw lang meron? Eh, ako lang nilibre niya. So guys, merong tatlong parang package? Package C cord life. Merong ang madedetect. Sa unang package, parang madedetect 100 na diseases. Tapos merong 120 diseases. Tapos 140 plus na diseases. So ang kinuha ko, yung nasa 120 diseases na madedetect. If ever na positive or negative. Positive, ganyan. Tapos ang result niyan, ma'am, gano'ng katagal? Yes. The result would be available po after 12 to 14 working days. That's usually 2 weeks po. So, ngayon is February 1. And, baka on February 14. February 17. Baka 14. 17, hindi naman. Earlier ng 17. Possible na. Kasi yung target namin, ma'am, mag-gender reveal is on your birthday ko, February 1. Ayan. Bakit ang tagal, ma'am? Saan ba ito ginagawa? Saan ito itinetest? Actually, pinapadala pa po namin siya abroad, international labs. Ah, okay. This will be sent to our partner lab po in Korea. Sa Korea pa na siya pinapadala. Eh kung sa Korea siya nagpaganyan, makukuha niya agad. Kasi they do batch po ng processing. So they check it po several times before they release the result pa. Pag-aaralan ko lang po dati sa blood banking. Medtech po ako. Yung mga disease na ano, alam mo, Down syndrome, mga Edward syndrome, yan, yung mga na-detect. Yung mga ano, genetic condition na parang nagkukos ng mga severe na disabilities, ganyan. So, yan yun. Kayo mo medtech ng kayo mo? Yes po. Ako po, ano, marketing. Anong kailangan kong gawin? Sabi mo, ano naman? Sabi ni Ma'am na pressure daw. So, hindi, Ma'am, hindi naman ako, hindi ko pinractice yung medtech. Nag-vlog ako agad. Galing, no? Pero saan kayo, Ma'am, nag-ano po, graduate? Perpetual Molino. Tapos nag-intern ako sa Perpetual Espinas. Pero nga din po, ang galing nung sa test. Kasi somehow, early as is ganun. Yung technology natin ngayon, di ba, so early as is 10 weeks. Uh-huh. Makakapag-detect ka na agad lang ganun. Mm-hmm. So, somehow, peace of mind din ng both parents. Para before pa the baby was born, you know what to do na. Mm-hmm. For us naman kasi ang purpose ng this is for your emotionally, physically, tsaka mentally preparedness and awareness before pa mag-come to situation na sa baby. Pre-prepare ka talaga emotionally din. Mm-hmm. Okay lang, kahit ano ba. Pero in Jesus' name, talaga naman, sana ay meron kami hintay na 14 working days. So, sana, praying talaga na sana normal lahat. May hint na po ba kayo sa gender? Wala pa. Pero based sa sabi sa Chinese calendar. Boy. Sa boy. Ako po hula, Char. Sige po. Hulaan ko, baby girl. Open po. Ako rin magpinyo ko lang, baby girl. Blooming po si Magpat. Uy, Ma'am Rati. Kamusta naman? Okay lang po? Okay lang po. Kamusta po? Ba't yung iba matagal? Parang maabot ng mga 10 minutes. Depende po sa blood flow ng
Patient. Okay. Sorry, ma'am. Mahina malalim po. Galing, di ba? Thank you. Ako din po yung kumuha kay na Miss V. You love me. Miss V. Oh. So, hanapin yung sa card life from Russell. Wow. Thank you po. Kamusta naman din mo? Ako rin naman po. Thank you po. Galing ni Madam. Hindi ko malang naramdaman yung tusok niya. Madam dugo. Nanglambot ako. So, yun guys. Doon na nagtatapos ang ating ano, waiting na lang tayo. After 14 days. 14 days lang? Opo. 14 waiting days po. So, kung gusto nyo guys magpa-NIP. 14 days? 2 weeks. Hindi naman working days ang satsa eh. So, baka hindi umabot ka na sa birthday. Hindi ka umabot na sa birthday. Sana umabot sa birthday ko. Sana pala mas maaga tayo. Kasi ngayon guys, 14 weeks na po ako. So, dapat pala 10 weeks pa lang. Oo, dapat pala sakto sana ng birthday mo. Sana sakto siya ng birthday ko. Tapos, makapag-prepare pa kami kung ano ba, blue, ganyan. Yan. Kasi yung result, ma'am, saan po makukuha? Alam naman po ni OB na may pag-ganito po kayo. Yes, alam niya. Yes. Bali, since scientifically based po yung result namin, we usually send it to your OB po para i-explain po sa inyo. Kay doktora na. Once naman po na mag-approve si doktora, bibigyan din po kayo ng personal result po sa email po ninyo. Okay. So, just in case po hingin po namin yung email po nung in charge for the gender reveal. Para... kay Hana na lang. Yes po. Oo. Tapos, so, sa email ko na lang. Hindi ka na na-surprise. Yun pa lang, surprise na sa akin pag ako nagbukas. In case pala, pag magpapa-NIPT kayo, kailangan ng request din na galing sa doctor. Actually, yung mga nagpapaganito din is yung ibang merong mga history ng mga may chromosomal abnormalities, ganyan. Tapos mga nag-undergo ng IVF. Yes. Tama po, no? Usually, ma'am, kapag kunwari po is yung age mo is 35 and yes. Above. So, yung mga ano 35 and above, ayan. Kasi prone, tama high po risk. Ba? Yes, high risk po, sila high sa risk. Ano yung daw yung 35? Ano? 35 and above, parang nire-recommend sila na magpa-NIPT kasi high risk sila sa magkaroon ng baby na may abnormalities. Ayan. So, one of best decisions namin ni Keng na nagpa-NIPT kami. Kasi, syempre, para naman sa peace of mind naming dalawa, ay malalaman na namin yung gender. So, yun lang guys! Thank you! And guys, so ito ang photoshoot ng Burgera dahil very very soon makikita nyo na ang mukha namin ni Junie Boy all around the Philippines. Wow! From Visayas to Mindanao, nandyan po ang mukha namin. So join our family! Nangigayat pa mag-franchise na. Ano man sabi mo, ma'am? Ganda ba sa ako? Ganda ba sa ako? Sobra. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Parang ayaw niya.